guys! Good day! This is RC and welcome to my YouTube channel. For today's video ay ibabahagi ko sa inyo ang aking konting kaalaman kung ano nga ba ang dapat gawin kapag nagkaroon tayo ng allergic reaction while using skincare peeling lotion. Kung isa ka sa mga taong nakakaranas ng pamamantal, pangangati o pamamaga sa iyong balat every time na gumagamit ka ng peeling lotion, para sa'yo ang video nito. Kaya huwag kang aalis, panoorin mo ito hanggang dulo. Disclaimer lang po, hindi po ako expert at hindi rin po ako dermatologist. Yung mga information po na i-share ko sa inyo ay based lang po sa experience ko bilang user ng peeling lotion. So hindi ko napapahabain pa ang video nito, diretso na po kaagad tayo sa topic na pag-uusapan natin ngayon. Ano nga ba ang dapat na gawin kapag nagkaroon po tayo ng allergy sa product na ginagamit natin? Number 1 na dapat mong gawin, huwag kang matakot o huwag kang magpapanik. Number 2, itigil mo ang paggamit ng product agad-agad o mismo. Huwag mo nang subukan pang gamitin ulit. Number 3, hugasan mo kaagad ang parte ng katawan mo o yung balat kung saan ka nagkaroon ng allergy. Hugasan mo gamit yung mild soap. Umiwas ka muna gumamit ng mga whitening soaps or yung mga sabon na may matatapang na ingredients. Number 4, uminom ka na kaagad ng antihistamine or anti-allergy na gamot kagaya ng Claritin, Benadryl or Cetirizine. Bahala ka na sa brand kung ano yung gusto mong inumin. Huwag kang mag-alala kasi yung mga gamot na yan ay over-the-counter. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng prescription ng doktor. Pwede mo siyang bilhin sa butika anytime. Kung hindi pa din po nagsasubside yung pamamaga, pwede po kayong gumamit ng mga anti-inflammatory cream kagaya ng calamine. Yan, ipa-flash po sa screen. And pwede rin po kayong uminom ng anti-inflammatory na gamot kagaya ng mefenamic at ibuprofen. Pero ingat lang po kayo sa pagpili ng gamot na iinumin nyo. Make sure po na wala rin po kayong allergy sa mga gamot. So ayun lang po yung mga ginagawa kong first aid remedies. Every time po na magkakaroon ako ng skin allergy sa bawat product na susubukan kong gamitin. So alam niyo naman, 'di ba, sinasabi ko nga sa inyo na bago ko ibenta yung product ay ako muna yung unang gumagamit para sa safety ng aking mga customers. For additional information guys, nag-google na po ako para accurate and complete yung information na may ibibigay ko sa inyo. Ito na nga yung first aid tips sa skin allergy na binigay sa akin ni Google. Number 1, umiwas muna sa allergy trigger. So huwag ka muna gumamit ng product na nag-cause ng itchy skin rash, para syempre hindi na rin lumala yung mga sintomas. Number 2, linisin ang area kung saan may rashes. Sabi nga natin ay, hugasan na muna ng mild soap yung area, yung surface ng skin mo kung saan may allergy. Syempre hugasan mo para maalis yung substance na nag-cause ng allergy. Number 3, iwasan ang pagkamot ng balat. Kahit makatipo talaga yan, igilan mo ang sarili mo. Wag na wag mo kakamutin kasi baka magsugat at maging cause pa yan ng additional infection sa balat. Number 4 ay pahanginan ang balat. Magsuot daw ng maluwag at komportableng damit para nakakahinga yung balat natin. Number 5, umiwas sa araw o init. So yung balat po natin kapag nagkaroon ng allergy ay nagiging sensitive na. Kaya mas mainam daw po na stay na lang muna tayo sa loob ng bahay at huwag na tayo magbilad pa sa init ng araw kasi baka maging worse yung ating skin allergy. Number 6 and last tip ay mag-apply daw po tayo ng calming lotion or calming cream sa ating balat. Makakatulong po ito para maibsan po yung pangangati. So yung mga nabanggit ko po ay ilan lang po yan sa mga skin allergy treatments or first aid remedies na maaaring gamitin kapag sinusumpong ng allergy. Pero hindi sa lahat ng panahon ay sapat na ang mga tips na to para tuluyang mawala ang allergy. Lalo na kung sinasamahan na ito ng iba pang senyales, kung nakakaramdam o nakakakita ng ibang sintomas ng allergy tulad ng pagsusuka, hirap sa paghinga, pagkahilo, pagbilis ng timok ng puso o pamamaga ng mukha, dumiretso na agad sa doktor o allergist, sila ang makakapagbigay ng gamot na nauugnay sa nararamdaman. So better pa rin po talaga na magpa-check up po tayo sa ating mga doctors kung hindi po nagsasubside ang allergy at lumalala pa ito. So safety first po yung lagi nating iisipin. Sana po ay nakatulong sa inyo ang video kong ito.
Kung nagustuhan mo ang video nito, huwag mo kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Huwag mo kalimutan ding pindutin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga bago kong videos. So yun lang, God bless you all!